Palagi ng lolo mo. At saka ikaw, isang baldes. Huwag ka matatakot. Eh, ikaw nga bang anak ni Rodrigo? Dolores, si Monica ang kapatid ng iyong ama. Mano mo dyan. Naku, Dolores. Hindi na uso yan. Halika mo na ako sa pisina. At saka auntie na lang yung tawag mo sa akin. At siya nga pala si Magno ang aking asawa. Magno si Dolores. Dolores, ako na po. Lumapit ka sa akin. Ikaw nga ang anak ni Rodrigo. Ang hugis ng iyong mukha ay hindi may pagkakailang isang Valdez. Kailangan. Upo kayo. Matawaan mo ako, Dolores. Labis kong dinamdam ang pagkamatay ng iyong mga. At buminang ng taon, bago ko natutuhan, luminot at magpatawad. Ngayon lang kita pinatawag. Alam ko napakalaki ang pagkakamali na nagawa ko sa iyo. Kaya lahat ng pagkukulang ko sa iyo ay tutumbasan ko ng paglilingkod at pagmamahal. Salamat po. Lolo. Lolo. Yan ang gusto mo marinig kanina pa. Ay, siya nga pala. Siya si Tita Monica. Nakilala na namin siya, Papa. Mauwiwili ka sa bahay na to, Dolores. Ha? Papasyal kita na makita mo kung paligid. Ako na, Magno. Tayo na, Dolores. Siya. Sumama ka na. Upang magkakilala kayo mabuti. Hindi na, Auntie. Pagkatapos ko ng refrigerator, pinatigil na ako ng tiyadadi. Hindi na rin niya kayang tustusan ang aking pag-aaral eh. Kasi meron pa siyang dalawang anak. Hayaan mo ito sabihin ko sa papa. At tinitin ako sa iyo papasok kami sa kolehiyo. Huwag na rin, nakakahinga eh. Nakakahinga. Ikaw ay anak ng aking kapatid. At ang kayamarang nagukul sa kanya, ang siya mong mamanahin. At ito naman ang grotto. Maganda, no? Oo. At siya nga pala. Ang gusto naman ng mama mo? Maaari ba huwag na lang mo natin siyang pag-usapan? Kayong dalawa, hanggang ngayon ba naman hindi pa tapos yan? Tapos na mo. Ha, Dolores, ito magiging kwarto mo. Bagay ba sa akin ang timuli ka? Ang sabihin mo ay lalo kang lumanda. At pag natuloy ang balak ni Papa, maghahanda siya para sa iyong karawan. Maniwala ka sa akin, Dolores, lalo kung pagkahandulo ng mga lalaki. Tama ang sinabi mo. Talagang napakaganda nitong apo. Nagsisisi lamang ako kung bakit hindi ko siya pinatira rito kagad. Aba, Monica, kulang pa ito. Bukas ay mag-shopping kayo ulit. Opo, Papa. Bilhin mo ang lahat ng gusto niya. Lord, tama na ho yan. Nakakahiya naman eh. Hindi ko gusto marinig sa iyo ang salitang nakakahiya. Para sabihin ko sa iyo ang totoo, pag pinagalit ako ni Monica, pati na ang mamanahin niya ay bibigay ko sa iyo.